Hi mga ka-VAs! Welcome to VA Diaries, ang channel kung saan sabay-sabay tayo na nag-grow professionally and personally. Kaya don't forget to like and subscribe. So ito nga mga ka-VA, bibigyan ko po kayo ngayon ng mga tips based on my experience na nag-work naman sa akin para mas maging mabilis at more frequent yung pag-i-invite sa atin for an interview. Una is yung cover letter. Make sure po talaga to send it with your resume, lalong-lalo na kapag naka-specify dun sa job post na hinihingi nila na merong naka-attach na cover letter yung inyong resume. Dati kasi ako, hindi ko talaga na-appreciate yung mga purpose ng mga cover letters. Pero one time, makwento ko lang, no, nag-submit ako resume lang. Tapos, naka-receive ako ng email from the recruiter notifying me na declined na yung application ko kasi nga walang kasamang cover letter. And ang masaklap pa doon, in-specify talaga nila doon sa email na hindi ako nag-send ng cover letter. That's why my application is an incomplete application daw. And sinabi talaga nila, in-specify din nila sa email na they appreciate applicants who spend time sending out cover letters. Kasi nga naman, parang ang dating wala kang effort, no, sa pagsisend ng application mo without attaching your cover letter, yung tipong basta lang makapag-submit ng application. So, lesson learned talaga sa akin yun kasi nga, dun pa lang, ina-assess na nila tayo kung marunong tayo sa instruction at kung may attention to details tayo. Plus, isang way din yung cover letter, no, to show na we are serious on our intent to apply to their company and nagpuput tayo ng effort. And then yung second is, customize your resume. So, avoid po natin yung sending ng resume na naka-word format pa kasi hindi na po siya uso. Outdated na po siya. So, pwede nyo pong gawing mukhang modern yung inyong resume by creating it using Canva. So, mas appealing po kasi yun sa mga recruiters kapag modern looking na yung inyong resume. So, watch nyo nga po pala yung aking tutorial dito sa channel na to on how to create free resume using Canva. Ilalagay ko na lang po mamaya sa description box sa baba para mabilis nyo po makita. And then, another tip po pala about resume, no? Check nyo palagi yung content ng resume nyo versus dun sa position na ina-applyan nyo. I-align nyo po yung skills nyo according dun sa job post na hinahanap. Kasi ako dati, sobrang generic lang ng mga sinisend kong resume. Kaya siguro, wala masyadong pumapansin. Pero nung nag-start na ako mag-customize, ayun, nag-start na din na magkaroon ako ng mga invitations for interviews. Example po, share ko lang. May mga nakita akong, may nakita akong job opening about general VA na position. So, ang gagawin ko, edit ko yung resume ko tapos i-add ko yung mga skills ko na related sa mga admin tasks, mga sending out ng emails, ganyan, mga data entry skills, ganun. Tapos, pag halimbawa naman, yung job post na nakita ko is about cold calling. So, mag-i-edit ulit ako ng resume and then save as ko na lang ulit ng panibagong file name. Tapos, ilalagay ko naman doon yung mga experiences ko na about sa inbound sales o kaya about customer service, mga ganyan. Anything na related sa taking in ng phone calls, ganun. Tapos, pag may mga social media management ako nakikita na job openings, ilalagay ko naman na knowledgeable ako sa content creation, like yung graphic designs. Yun, yung mga ganun po. Malaking tulong po yun. Tapos ito, yung pangatlo, sobrang importante nito, lagi nyo ilalagay yung mga inatinan nyo na mga seminars or training of any kind. Mga recognitions, mga awards, ganyan. Mga training na inatinan nyo na free or unpaid man yan, it's a good reflection of yourself po kasi na you are upskilling yourself to gain new knowledge, di po ba? At pag nakita yun ng mga client na may familiarity ka or may background ka on certain things, plus point po yun. Maalala ko lang po noon, nag-online course ako about project management 101. So, free lang siya, online siya. Tapos, may free certificate pa pag natapos mo yung quiz. And then, 1 hour lang siya and self-paced na training. Tapos, nilagay ko yun sa resume ko. And ayun, nakita yon ng isa doon sa mga clients na nag-interview sa akin. And dahil meron daw siyang project during that time, he needs someone na may background about project management. So, yun. May chance po talaga na hinahanap din ng client yung kung anong meron kang mga na-trainingan, mga na-attendan ng mga seminars. And then, ito naman po. Dati, wala akong trainings na nilalagay sa resume ko. Pero, importante na itong pang-apat na to na ilagay nyo rin na nag-attend kayo ng mga trainings, mapa-free man yan or unpaid din. So, ako
Dati kasi wala akong naatinan pa na mga training-training na nag-uumpisa akong mag-apply-apply. Tapos, napapansin ko nga, ayun nga, laging wala, antay-antay lang ako, wala pa rin nagsisend sa akin ng invitation man lang for an interview. Pero, nung nag-try na akong mag-attend-attend ng mga free training, tsaka mga seminars na online, pati yung mga trainings na mga VA staffing companies na libre. Tapos inatinan ko, nilalagay ko rin yun. Ayun, mas naging marketable yung resume ko no, nung mailagay ko yung mga trainings na inatinan ko. So, mas nakaka-receive na ako ng mga interview invites. So, nakakatulong siya talaga ng malaki. And then, bonus tip po, no? So, para po maiwasan din niyo po, don't send or avoid sending multiple resumes or applications. So, hindi po applicable dito yung more entries, more chances of winning. So, hindi po ito paramihan ng entries. So, if you don't hear from the recruiter or from the hiring manager, it's either hindi po kayo nag-qualify sa criteria nila, or pwede din naman na sa sobrang dami na ng na-screen nila na applications, let's say mga 200 plus na. So, feeling nila sufficient na yon, enough na yon for them to proceed with the hiring process. And halimbawa, ikaw pang 300 plus ka na nag-submit ng application and hindi na sila nakarating dun sa resume mo. Then, that's a reason na hindi ka na nila may invite for interview. And pag nangyari po yun, pag nakita nila na paulit-ulit na lang, nakikita nila yung pangalan mo, it's gonna be more annoying to them na po. So, yun. Kaya, as much as possible, mag-submit kayo ng mga applications as early as possible. Yung tipong posted siya not more than a day or two. Yun. So, sa lahat po ng mga shinare ko na ito, marami pa naman pong ibang strategy no para mas mapabilis. Ito naman po ay based on my experience lang na nag-work naman po sa akin and yun nga po sana po ay mag-work din po sa inyo. Pero try to assess din po yung mga sarili niyo and identify what your areas for improvements are and then adjust accordingly na lang po para ma-improve niyo rin po yung sarili niyo at mas makakaroon kayo ng chances for invitations for interviews. Okay? So, yun po muna for now. Kita-kita po tayo sa next video ko and feel free to like, share, and subscribe. Thank you so much everyone and keep safe. Bye!